Kumusta kayo, mga dre? Welcome to Saray TV. Sabi ko totoo, barumbado ako eh. Palaaway ako. Kahit ilan ang kalaban ko, talagang lumalaban ako. Real life yan. Talaga ako, as in, sa mga manonood, sorry. Talagang ano ko, ayoko nung may naaapi. Lalo na pag yung babae, inaapi ng mga lalaki. Pag nalaman ko yung, bubuweltahan kita. Tunghayan sa video na ito, mga dre, ang aking panayam sa isa sa mga tinitingalang character actor, bida kontra bida sa mga pelikulang aksyon na ating minahal noong nakalipas na panahon. Siya ay walang iba kundi si Tom Olivar. Humanda kayong mamangha sa istorya ng kanyang buhay at sa mga kwento tungkol kay Fernando Poe Jr. na ngayon lang natin maririnig. Ay, doon lahat sa mga televiewers ng Rai TV. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Tom Olivar, ang inyong character actor. Nag-start po ako sa showbiz noong 1982 bilang isang stuntman. Pero bago po yan na ako naging stuntman, naging training instructor muna po ako sa isang security agency dito somewhere in Quezon City. No? At the same time, pagkatapos, diyan nag-umpisa ang inyong lingkod kung paano ko natuklasan. Sabihin ko po ang totoo, hindi po ako nag-apply bilang isang artista. Sila po ang kumuha sa akin. Makikita niyo po diyan yung mga picture ko kung paano ako, bakit hindi ako kukunin ng isang director. Dahil yung director pa mismo, na-attract sa akin. Pati na rin yung assistant. 1982 yun. Pati yung assistant director na-attract sa akin. Kasi that time, nung hawak yung isang security agency, nag-shooting yung isang pelikula ron sa lugar na yon, sa building na yon. That time, natigil yung shooting nila. Pagkatapos ako naman, parang senior officer ng security agency. So, hawak ko yung lugar na yon sa aking pinagkakatiwala ng aking official at ang may-ari ng building. So, kinausap ko sila kasi ang permit nila up to 7 o'clock p.m. lang. More than 7 p.m. na. So, lagpas na sila. So, nag-decide ako na kausapin yung aking tauhan, kausapin yung nag-shooting, baka pwedeng mag-pack up na sila o umalis na sila kasi wala na sila sa oras. Ang ginawa nung siguro, hindi ko alam kung sino nakiusap doon sa ano, na kung pwede rin ako makausap, bumaba ako ngayon from the office of the security agency, papunta doon sa location. Doon sa pinag-shootingan nila sa kabilang building. So, nung nakita pa lang ako nung assistant director, sinabi niya sa director na, "Direk, tapos na problema mo. Ayan, yung dumarating, oh, kita mo lang, lakad pa lang. Matikas na." Matikas na. Pagkatapos, the same time, kinausap nila ako, humingi sila ng dispensa regarding sa pagkakadelay ng ano, ng shooting nila. So, pagkatapos, kinausap nila ako at sinabi nila, "Alam mo, para matapos ang naming shooting nito, sana pumayag ka. Baka pwede ikaw na lang kunin naming ano." Kasi ang tawag pa nung time na yun, 1982, is extra. Sabi ko, sige lang, okay lang. Kung makakatulong ako para matapos yung shooting nyo, payag ako, sabi ng ganun. Ang title nung film na yun is Liquidate Sex Gang yata yun. Starring Ace Berhel at saka Marilu Bendigo that time. Ay, alam mo yung mga babae no sa pelikula, magaganda. Kahit walang makeup, magaganda. Sabi nga nung assistant director, maganda ang lakad ng lalaki na yan, matipuno ang katawan. Kaya lang, sinabi nga niya, kaya lang may nakasukbit na baril. Kasi in that time, talagang mahilig ako magsukbit ng baril noon. Kahit hindi pa ako nag-ano. Kaya anong mangyari yon? Natapos ang shooting, kinausap nila ako, tapos binabayaran ako. Sabi ko, nag-usap po tayo na tapusin lang yung shooting ninyo. Hindi ako umaasa doon sa bayad ninyo. At saka, ayoko nang i-mention kung ano yung babayad sa akin. That time kasi, ang baba talaga. Mababa lang talaga ang presyo noon. Kaya ang nangyari, kinausap ako ng assistant director. Sabi niya, alam mo, sorry, assistant director, yung director mismo, kinausap niya ako. Alam mo, iho, sayang ka, sabi niya sa akin ganun. Bakit hindi ka mag-artista? Ang ganda ng aura mo, ang ganda ng kulay mo.
Hindi ka na kailangan makeup on stage. Eksena na yon, kasama ko lang yung lady ni si Marilu Bendigo. Kasi si Marilu Bendigo noon, model sa isang club. So, kumbaga sa ano, tapos na yung kanyang rehearsal supposed to be yun eh. O kaya, bumababa sa elevator ngayon. Parang kasama niya ako as a model din. Sabay kami sumabay sa pababa sa elevator at nag-taxi. Nagabang kami ng taxi yan. Ngayon, sabi ng director, balik tayo doon, huwag mo sayangin ang pagkakataon. May tsura ka, sabi ng ganun. May buhok pa ako noon, ha? That's 1982, ha? May buhok pa. Kaya sabi sa akin, bukan mong pasukin ng showbiz o pag-aartista. Sabi ko, hindi ko hilig yan, eh. Ang hilig ko kasi yung ganitong trabaho. Tinanong niya ako, ano ba trabaho mo dyan? Nagtuturo ako sa mga gustong mag-security guard. Nagtuturo ako paano humawak ng baril. Nagtuturo ako paano bumaril. Maliit pa lang talaga ako kasi mahilig na ako sa baril, eh. Kasi sabihin ko siya, totoo talaga, nung maliit ako, mahilig na ako sa mga action movie. Oo, kasi noon, pag naglalaro kami ng mga kaibigan ko, ako lagi ang bida. Nakamaskara ako, may baril ako, may espada ako. Kung nausin soro noon, ako nagsosoro noon. Tapos sila mga kalabang ko. Pag may barilan, ako lagi bida. E tapos nga, noong mangyari yung mga ganon, ultimo nga yung mga classmate ko nung high school, eh, hindi nila maubos maisip bakit ako napasok sa showbiz. Eh, wala naman daw akong kaano-ano nung high school kami. Pero nung elementary ko, halos ako nga talaga na ganon. Ultimo, sabi ko totoo, barumbado ako, eh. Palaaway ako. Kahit ilan ang kalabang ko, talagang lumalaban ako. Talaga, sir? Oo. Real life yan. Ado. Sa mga manonood, sorry. Talagang ano ko, ayoko nung may naaapi. Lalo na pag yung babae, inaapi ng mga lalaki. Pag nalaman ko yung, bubueltahan kita. Ayaw na ayaw ko nung ganun. Kaya yun, hinahangaan ako ng mga classmate ko nung mga elementary ako. Nung inalok ako ng director, tinanggap ko. So sabi ko nga, nagpaalam ako dun sa head ko, sa pinaka, ano tawag namin doon, pinaka-head namin sa security, si Kernel. Ayaw ko, sir, paano yan? Inaalok ako. Sabi niya sa akin, i-grab mo. Sayang yan. Pagkakataon mo namin, malay mo, sumikat ka. Sabi niya ganun. Alam mo, sa totoo lang, wala akong planong pumasukin ng showbiz, eh. Inalok sa akin yon. Nagpunta ako. Sabi niya, tagal mo naman mag-desisyon. Ilang beses na akong tinawagan ng director, eh. Sabi ko, wala ko talaga akong hilig direct dyan, sabi niya ganun. Alam mo, yung ginawa ng director, para lang ma-convince ako, yung day na kinunan ako ng shooting na yon, dinagdagan niya pa yung eksena ko. Yung pinanggalingan nung bumaba ka ng elevator sa club mismo. Sabi niya, another scene yun. So, na-convince na ako, sabi niya ganun. Tapos, yung iba na presyo nung una niya ako makita doon sa presyo. Kasi, naka-schedule na ako, eh. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, wag na lang. Hindi, kahit pang taxi mula, sabi ko. Hindi, nag-umpisa na yon. Ang ginawa ko, nagpunta na ako doon sa... Ang assistant director niya is presidente ng isang stuntman. Tinatawag na ang grupo na yan na ang original Thunder Stuntman. Na ang pang-presidente dyan ay si Jimmy Reyes. Yung original Thunder Stuntman, yan ang pinaka mga stuntman ngayon ni APJ. Kasi nung dati is SOS, pero napunta na sa Thunder. That time, naandun na ako ngayon. Oo. Doon ako nag-start. Kaya nung dumating ako sa gym ng original Thunder Stuntman, eh siyempre, mayabang ako maglakad, eh. Matikas ako, eh. Parang kinainisan ako ng mga kapwa stuntman. Tapos nakikita pa nila, nagtusok-bit ako ng baril. Oo, ang ginawa ko, pero hindi ako mayabang, ha. Kasi, kada salita nila sa akin, ganito ang gagawin natin. Kaya mo ba yan? Tanong nila sa akin. Hindi ako nagsalita na, kaya ko yan. Ang salita ko lagi, susubukan ko kung kaya ko. Hindi ako nagsasabi. Pero sa totoo lang, yung pinakita nila sa akin, yun yung mga tinuturo ko sa mga security ko. So, o, lahat, oo. Oh. Ang hindi ko lang tinuro doon, ang hindi ko lang tinuro sa mga security ko, yung makapagsuntukan. Eh, kasi nagma-martial art din ako, eh. Kaya ano lahat, tumbling lahat, mga stand-stand, pati hulog. Nung maano ko, nung pinagagawa nila sa akin, nagulat sila sa akin, sabi niya,
bakit alam mo lahat yung ginagawa, eh, bago pa lang. At ngingiti lang ako. Ganun lang ako. Hindi ako yung ginagawa ko na yun. Hindi ako ganun. Kaya simula nun, doon na nag-umpisa yung ano ko. Kada may mga shooting, kailangan ng ganitong stuntman, nagiging priority ako. Kaya kinaingitan ako ng mga kasama ko stuntman. Nag-start pa lang ako, bago lang ako, ha? Tapos, ang dami na ko agad tawag, may shooting na akong ganito. Tinambal ako kay Bibian Velez. Munod na project ko nung kay Marilu Bindu, kay Isberhel, nung stuntman na ako, ang unang-unang pelikula ko, ha? Ito, unang-unang pelikula ko, doon sa haring pelikulang Pilipino, Fernando Po Jr., yung Sambala Ka Lang. That time, ako yung kaputukan ni APJ. Best movie. Oo. Kaya nung umuwi ako nung galing sa shooting noon, yung jacket na susuot ko na may effects, na may dugo, susuot ko pa hanggang bahay. Kaya pagkatok ko sa bahay, nakita nila may dugo ako. Pati yung mga taxi, sabi niya, sir, dadaling kita sa ospital. Kala nila dugo talaga. Ay, kung hindi, okay lang. Karo syrup yun. Inilalagay sa ice cream. Syrup? Oo, syrup yun. Tapos tinitimpla nila ng cola. Akala nila totoo yun. Eh kasi may butas yung jacket, tapos may dugo. May dugo ako sa mukha. Ay, nadaling ka namin sa hospital. Di naman mahaba yun kasi, siyempre, mga kabarila lang na APJ. Mga ano pa lang kami nun eh. Mga stuntman pa lang eh. Masarap yung katrabaho. Tsaka mabait sa mga maliliit na tao. Lalo na sa stuntman, sa mga extra talent. Alam mo kung pagdating kay APJ, pagbabalik natin kay APJ? Si APJ ang nagpaumpisa nung kinakailangan sabay-sabay tayo kumain. Kinakailangan pag matutulog, kung saan kami matutulog, doon din matutulog ang mga stuntman doon. Kasi dati, makikita mo lang sila mga nakahambalang sa daan, naglalatag. Yun, ayaw na ayaw ni APJ noon. Yun. Pantay-pantay. Kaya sa ating hari ng Pilipinas, saludo ako sa kanya. Saan man siya naroon. Actually, sabi ko sa iyo ha, ang birthday ni Fernando Po Jr., August 20. Ang birthday ko is August 21. Kaya alam niya na magkasabay kami. Oh. Alam nyo, ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Nakapanghinayang lang dahil nawala ang The King o Fernando Po Jr. Ha? Kasi nung panahon namin, nakasama namin si Fernando Po Jr. Si Fernando Po Jr., hindi tumitingin yan sa pera. Pag meron yan, namamahagi yan. Pagtapos ng tumaan namin, inuman, kung sino yung maiiwan, meron yon. Hindi lang pamasahe. May pambulsa pa, may pambahay pa. Isan, nayaya ako, talagang hindi ko nakaya eh. Ilang istasyon kami noon. Nung panahon ng Star Olympic, siya ang godfather namin, nagyayayan. Unang yaya niya sa Kamayan. Pagkatapos ng Kamayan, nag-inuman kami sa isang bar. Pagkatapos ng bar, nag-inuman pa kami sa bahay ni Mayor Herbert Bautista. Noong panahon ni Direk Boots Bautista, beer drinker lang yan. Ayan. Pero masarap kasama yan. At hindi ka pababayaan. Minsan may pinuntahan kaming bar, sarado na. Nung malamang si APJ dumating, bukas ang bar. Tapos bibilangin niya kung si ilan yung taong natira doon. Lahat yun, hindi mawawalan. Hindi mawawalan, hindi uuwi ng luhaan. At saan ka makakita ng isang artista na lahat ng kasama niya sa staff, lahat ng artista, lahat ng character actor, kontrabida. Pag na, katulad nung nangyari dun sa pelikula kay Vilma Santos, ito, kwento ha. Yung pelikula ni Vilma Santos, matapos ng shooting, sarado na ang, ano to yung sa Clark, mga PX doon, bilihan doon ng PX, sarado na. Pinabuksan ni APJ yon. Lahat, pinabili lahat kung sinong gustong bumili, kung ano gusto mong bilhin, kunin mo. Babayaran ni APJ yon. Sarado na yon pero nabuksan yon. Yan ang tao na sarado na, nakapagbubukas pa. Yan sa bar, sir, binigyan niyo. Walang makakatulad yan sa hari ng pelikulang Pilipino. Kaya pag nakikita niya ako noon na re-recall lang natin, ano? Kasi nagkaroon ako ng, ano, TV series no na kinagiliwan ng tao no na umabot kami ng 6 na taon. Kung hindi mo pa siguro inabot 'yon o inabot na ito ng mga magulang ninyo, yung Agila, pagkatapos pala ng Itbulaga, Agila. Balsoto, tapos ang inyong likod si Tom Olivar bilang sa tour, yung lagi nakatutpik.
Sabi nga nila, pag binali ni Satur yung toothpick, ibig sabihin niya may papatayin niya. Yan. Ayun, pagkatapos nun nga, noong nabigyan na ako ng project na ganun, kasi bago dumating yung Aguila doon sa TV series na yon, nagkaroon muna ako ng pelikula na pinagbidahan ko. Apat kami dyan nagbida, yung mga Aguila ng Arkong Bato. Kasama ko si, bago pa lang si Ronnie Ricketts dyan, Ray Malonzo at si Jess Laffey Jr. kami. Kaming dalawa ni Ronnie Ricketts ang bago. Pero palibasa ako, stuntman ako, marunong ako manuntok, marunong ako umawak ng baril. Mas ahead ako kay si Ronnie Ricketts kasi martial art naman ang alam nun eh. Oh. Kaya minsan kami nagtuturo kay Ronnie ng mga apat fight. Kayo, sir, bida, no? Apat kaming bida, mga Aguila ng Arkong Bato. Yun ang first lead role ko na nagbida. Pero actually, ayaw ko magbida nung sanabi ko. At saka doon sa binabalik ko, doon sa manager ko. Okay. Nagkaroon ako ng manager noon. Ang manager ko noon, hindi pangkaraniwang manager. Si Boy C. Digia. Siya yung may hawak ng mga talagang mga artistang magagaling. Oo, mga bigating artista. Philip Salvador, Nora Anol, Bembo Rocco. Oo. Wala kami pinag-usapan. Kasi nakita niya ako noon. Ang naka-discover kasi talaga sa akin is ano eh, si Lino Broke. Kasi nung stuntman pa lang ako, nakita ko ni Lino Broke sa isang production. Doon ginagawa niya yung kapit sa patalim kay Vilma Santos yata yun. I don't know ha. Hindi ko naman, basta kapit sa patalim. Ang role ko doon isang military. Nakita niya ako kung gumalaw. Nakita niya ako. Inausap niya ako, sabi niya, tutulungan kita. Iyan ang binitaw niya sa aking salita. I will make you a star, pero hindi ko pinapangako sa iyo na gagawin kitang big star. Yun. Ay ano, simula nung. Oo, oh, sinabihan niya ako kasi sabi niya may talent ka eh. Sabi niya ganun. Nakikita niya sa iyo, sir. Oo. Kaya hindi ako manghihinayang na tulungan ka. Ngayon, nung nagsishooting naman kami ni Lino Broca sa Baguio, that time yung akin ang iyong katawan na si sino tong Carmen Martin. Eh maganda pa si Carmen Martin noon that time. Hanggang ngayon naman maganda pa rin eh. Ay Carmen. Eh nakita naman ako ngayon ni Boy C. Digia. Doon ako nakita naging isayo kami ng fight. Sabi niya, nagkukwentuhan sila, sabi niya okay yung tao na yon. Yun ang sinasabi ko nga. Eh. Kaya nga nung may nagtanong sa akin, sabi ko, mas maganda yon. Tignan nyo muna yung sarili ninyo sa salamin kung talagang nararapat kayong maging artista o hindi. Kasi back tayo dun sa nung stuntman ako. Nung talagang pinag-training nila ako, pinalundag ako sa ganito, nilundag ko. Kaya nga di ba tanong nila sa akin, dati ka na yata ang stuntman. Ano nga nun ang pinaka-caption namin doon sa pagiging stuntman, danger is our business. Actually, nung may doon sana akong gagawing mga stunt eh, nagano ako, nagpa-insured ako. Pero hindi ako tinanggap ng insurance. Kasi nung malamang stuntman ako, sabi niya, hindi pwede, talo kami sa iyo, sayang ganun. Baka mamaya eh, kahit 50 mil lang yan eh. Pero wala naman nangyaring masama. Wala pa naman. Wala. Kasi, number one kasi yan. Yan din ang tinuturo ko ngayon doon sa mga tinuturoan ko. Number one yun, bago mo gawin, pag-isipan mo munang mabuti. Bago ka umuo, pag inalok sa iyo yung isang pag-i-stunt. Hindi yung basta tira ka lang ng tira. Kasi hindi mo alam yung gagawin mo eh. Hindi biro ang pagiging stuntman. Buhay mo ang nakataya dyan. Kaya eh, palibasa ako, malakas ang loob ko. Tuloy-tuloy na yung project ko. Ang dami ng pelikulang offer sa akin. Hanggang 1984, nabigyan ako ng break. Noong 1982, stuntman ako. Na tinagurian ako isa sa mga 10 outstanding stuntman of the Philippines. Ah, 10 outstanding stuntman of the Philippines. Tandaan niyo yan. Ha? 1984, inoffer sa akin ng manager ko yung isa sa characters ng doon ako naging ano best supporting actor. 1984 ha. Doon yung kay Nora Anor, Bulaklak ng City Jail. Doon na naman yun, yung pulis ako na lahat na lang ng nakakulong na babae nire-rape ko. Pagkatapos ko rape, yung papatayin ko. Ganon. Kaya ang dami nagalit sa akin mga fans ni Nora Anor no. Effective, basta ganon daw pala. Oo.
Premier night nga lang, pagkatapos ng premier night, may bumabato sa akin ng ano eh. No, no. Yung mga cups ng... Sabi ko, ba't ka nang magagalit sa akin? Pelikula lang. Hindi. Kinakawawa mo yung aming superstar. Eh, siyempre, natatas naman ako. Simula nung 1984 na yon, doon na nagtuloy-tuloy. Yun nga, tapos dumating yung nagbida na ako. Pagkatapos, nanominate ako ng best supporting actor doon. Biro mo, kalabang ko noon, mga talagang may mga pangalan na. Michael De Mesa. Ano yun? Actually, PAMAS Award yun. Tapos, saka isang Star Awards. Dalawa yun. Parehong doon, parehong nominated ako ng best supporting actor yun. True doon sa Metro Manila Film Festival. Yung mga nakasama kong mga artista, okay, sinabi ko na kanina, Fernando Poe Jr., Robin Padilla, Philip Salvador, Little Lapid, Bong Revilla. Lahat yan, nakasama ko na lahat. Lahat ang mga bibigating artista. Siyempre, ngayon, nung time na yon naman, na-focus ako kay, ano eh, kay Bong Revilla. Kasi lahat ng pelikula ni Bong Revilla, kasama ako. Pag may pelikula naman si FEJ, kasama rin ako. Kaya yung dalawang yun na nagagano na. Doon kay Bong Revilla naman, kaya ako madalas, kasi madalas nasasama ako sa kanya, kasi simula nung magkasama kami nung senador yung tatay niya, nakasama ako sa eleksyon, kada may pelikula na siya, kasama na niya ako. Nag-focus muna ako sa pagbabasa ng Biblia. Naging member ako ng charismatic movement. At the same time, nag-preach din, nag-sharing, gano'n. Pinaka-mentor ko talaga is, ang mentor, sa pagdidirect, ang mentor, lahat ang Batikan director nakasama ko na. Lino Broca, Mel Chonglo, nahasa ako ng acting kay Direct Lino Broca. Ibang-iba ang Lino Broca. The only director na, miski walang script, gagawa yan on the spot. Kasi noon, talagang pumapaibabaw ang pelikula. Alukin mo ang isang artista, katulad ko, alukin mo na mag-guest sa TV, ayaw nila eh. Ako lang ang nag-guest sa TV na that time. Kaya mas lamang ako sa kanila dahil praktisado na ako sa TV. Kaya kahit guest mo ako ng i-guest sa TV, okay lang sa akin. At saka iba ang ano ng TV sa pelikula. Alam niyo, sa pagiging artista, maganda ang isang artista eh. Pero kinakailangan, sa pagiging artista, kinakailangan gamitin mo ang utak mo. Hindi lang yung kamo kumikita ka ng malaki is okay na yon. Magpapawalang bahala mo na. Pero sasabihin ko sa inyo ang totoo, nakapag-negosyo ako dyan. Nung nauso pa yung video shop, nagtayo ako ng video shop. Nagkaroon din ako ng karinderiya. Pagkatapos, apat yung naging ano ko dyan, napag-aral ko lahat. Napagtapos ko nang dahil sa pag-aartista. Hanggang sa dumating yung punto na buti nilang kamo, tapos na silang lahat nang dumating sa atin yung nung bumaksak ang showbiz. Alam nyo, nung mawala nga yung mga ibang kontrabida, sabi ko, ito na ang pagkakataon namin. Kami na ang magiging kontrabida. Kaya lang, sumabay yung pandemic eh. At saka yung pagbaksak ng showbiz, ng pelikula. Kasi ang dahilan talaga nun is yung sinasabi nila yung tungkol sa pirated. Diba? Totoo naman yun eh. Tsaka totoo yung sinabi rin ni The King, Fernando Poe Jr. Masyado tayong naaaliw sa panonood sa mga Korean telenovela. Biri mo, bibili ka ng mura doon na hindi naman kilala yung artista ng Korean. Dito pasisikatin mo. Tapos, okay lang dito sa atin yun kasi karamihan sa atin sa nagtatrabaho sa showbiz, nabigyan ng trabaho dahil dinadab nila sa Pilipino o kaya sa English. Kaya may trabaho rin yung mga dubbers lang, pero hindi artista. Kaya nung napuna ni The King yan, sabi niya, yan ang dapat nating tugpuin, yung itigil para yung lahat ng mga artista natin magkaroon ng trabaho. Di ba? Tapos, ang dami na, bumagsak na ang showbiz, muna, pumaibabaw na ang TV. Nawala, talagang totally, nawala na ang pelikula. Alam mo, the time nung panahon ng pelikula noon, manood ka ng sine. Kahit matulog ka sa sine, pwede.
ulit-ulitin mo, pwede. Ngayon hindi, may oras. Nabutan mo yun, sir. Pagkatapos noon, ang sinihan, kapag manonood ka, hindi ka makadaan sa daan o sa aisles. Dahil sa sobrang nakatayo lahat ang tao. Pero sa gilid, no? Ngayon sa gilid, pwede ka mag-skating, pwede ka maglaro, magtakbuhan. Saka isipin mo naman ngayon, sino ba naman ang manonood ng sine? Ang taas-taas ng bayad? O ilang kayo sa pamilya? Alam mo, totoo naman yun na katuwiran ng mga tao. Bakit ako hindi bibili ng CD? Ang CD, 10 piso. Ilang kaming manonood? 1 buong pamilya. Mahihiram pa. Si APG kasi, nung mamatay, alos, parang wala nang lalaban sa mga ano eh, sa mga maling gawain ng pelikula eh. Hindi katulad nung nabubuhay si APG, di ba? Talagang lalaban siya. Patulad ni Lino Broca noon, talagang lumalaban siya. Sumasama kami sa rally. Oh, nawala si Lino Broca, walang pumalit kay Lino Broca. Nawala si APJ, wala namang pumalit kay APJ. Yung mabigyan kami ng magandang oportunidad. Kasi, alam mo, kaya ang hirap ang buhay nila ngayon. Noong kumikita, yung katulad sinabi ko nga, noong kumikita sila, hindi sila nag-iipon eh. Oo, hindi katulad ko, nag-iipon ako, sabi ko nga ganun eh. Wala man ako naipon, pero ang laki ng aking trophy, sabi ko ganun. Yan ang sabi na akin ng mga kaibigan, may trophy ka. Sino yung trophy sinasabi mo? Eh di yung apat na anak mong pinagtapos mo sa pag-aaral. Ilan yun? Apat. Alam mo, sa totoo lang, apat yan. Kung hindi ako nag-artista, saan ako kukuha? Kung pangaraniwan lamang akong trabahador. Balik tayo sa pag-iayon, nabanggit yung trabahador. Ako, nag-uukay ako ng kanal. Naglilinis ako ng kubeta. Nagwawalis ako ng buong paligid ng pabrika. Oh, nagsipilagay niyo sa kung hindi kayo napunta sa showbiz, nasaan po kayo, sir? Ah, hindi. Baka nasa ano ako, baka tinulog. Kasi ano ako eh, criminology student ako. Talagang ang hilig ko talaga is sa military. Action. Oo. Talagang action. Kaya lang, sabi nga nung wife ko, nasa isip ko pa yun, sabi niya, alam mo, kaya ka hindi natapos ang pag-aaral sa criminology. Marami kang papatayin tao eh. Galit ka sa masasamang tao eh. Oh, kaya dito na lang ako dinala ni Lord. Salamat naman dahil kita mo na eh, nahahati yung buhay ko sa isang matapang at saka isang mabait. Kita mo parang yung sinasabi nga nila, yung mga kontrabida lang yung sa pelikula, sa harap ng camera. Pero sa totoong buhay, mababait yung mga yan. Oh, totoo po yun. Mabait, mabait po kami. Huwag lang ninyo kami tatarantaduin. Tao lang. Hanggang ngayon, active pa naman ako sa pelikula. Patunayan, may mga project na naka-line up. Tapos, itong huli nga, may pinilabas kami yung Mapa sa Pano. Kasama yung sa Metro Manila Film Festival. Tapos, mayroon akong isang ginawang, hindi ko naman masasabing indie films eh, dahil pull-in movie yun eh. Yung Private Security na piniroduce ng isang producer na bagitong producer. Hanggang ngayon naman tuloy-tuloy pa naman. Ngayon, nakikipag-meeting ako, nagpa-project ako ng may mga project na dumarating sa akin, may pelikula na ino-offer sa akin. At the same time, may gusto rin na pumuha sa akin bilang director. After nun, yan, nakapokus din ako. Pag wala naman akong shooting, wala akong pelikula, para po doon sa lahat ng manonood, nagtuturo po akong humawak ng baril. Ano po ako, instructor po ako, practical shooting. Yan ang pinagkakabalaan ko, nagtuturo po ako. Certified range officer po ako. Yung range officer po, kumbaga sa basketball, yan yung nagre-referee. Pero ako po yung nagtuturo, nakakaalam. Kung mali ang posisyon ng tao, kapag hawak ng baril, at saka kung paano hinahawakan ng baril. Oo. Yan po ang tinatawag na practical shooting. Tapos ako naman po ang range officer. At certified gun safety instructor po ako. Pagkatapos yung pag pinagkakabalaan ko, pag workout na lang, yan, yan. Biking, kung saan ako nakakarating. Kumusta yung kalusugan niyo, sir? Yung gusto nilang malaman. Yung kalusugan ko naman okay naman. Except dito sa medyo, siyempre, nagsasalamin na tayo ngayon, dati hindi. Ilang taon na po ba kayo ngayon, sir? Huwag mo na itanong, yan ang masamang tanong eh. Basta ako nag-start sa showbiz 1982. Hanggang ngayon,
Nasa showbiz pa rin ako. Yan pa rin ang ano natin. Wala lang sila magkwenta, sir, no? Oo. Lahat ng artistang babae, nakasama ko na. Si Gretchen Barreto, si Charmin Arnaiz. Si Charmin, ang ganda-ganda noon. Ngayon, ang taba na ngayon, ang nanay. Charmin, biro lang. At saka, may mga sikreto rin naman kasi ako na hindi ko pwede vulgar sa inyo. Hindi naman ako katulad ng ibang artista na maraming ano. Sir, sabi niyo kanina, tinatawag kayong director. Bakit kayo tinatawag na director? Hindi nga, kasi tama yung sinabi ng isang kasama ko na stuntman. Sa director, iba-iba ang director. May kategory yan. May tinatawag tayo ng director of cinematography, fight director, film director, at saka yung tinatawag na basta kung ano ng director yan. Eh, ako minsan nagdi-direct ako. Pero kahit nagdi-direct ako, ayoko magpatawag ng direct. Tawagin mo akong Papa Tom o Sir Tom, okay na ako. Papa Tom madalas tawag sa inyo. Oo. Kasi yung iba, Papa Tom ang tawag sa akin. Kasi Sir Tom, gano'n. Mas gusto ko yun. Kasi tawagin mo akong direct Tom. Bakit ayaw mo, sir? Ayoko magpatawag ng direct. Kahit may ginagawa akong mga pelikula na ano. Actually, meron ako isang director na tinutulungan. Dalawa kami nagdi-direct. Direk ang tawag niya sa akin. Sabi ko, huwag mong tawagin direk. Partner na lang, gano'n. Ayoko, ayoko. Huwag mo akong gagawing importanteng tao sa buhay mo. Ang pwede lang magbigay sa akin ng importanteng tao sa buhay ko, yung asawa ko. Eh, ngayon nga, malakas ang social media, di ba? Pero tayo mga artista, nakakalimutan natin yung ating mga pinanggalingan, pinagmulan. Medyo balik-balikan naman natin para doon sa mga taong dapat natin tulungan, eh, matulungan natin. Alam mo, katulad ngayon, nagtuturo ako ng acting workshop. Pero kahit wala kang pambayad, tuturuan kita. Hindi kasi ako, against, hindi ako nagtuturo para doon sa pera yung babayad mo, eh. Gusto ko lang makatulong. May mga stuntman na ako ngayon tinutulungan, hanggang sa may makarating sa akin na nagbubuo daw ako ng sariling grupo, ay hindi. Hindi ako naggagawa ng sariling grupo. Gusto ko lang gumawa at makatulong sa kapwa ko artista. At doon sa mga tao na hanggang ngayon inaalala ko, lalo nung panahon ni sa tour, sa Agila, sa pagsubaybay ninyo sa Agila noon, maraming maraming salamat sa inyo. Alam nyo, kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magiging Tom Oliver, eh. Hindi ako makakarating sa ganitong kalalagyan ko kung hindi dahil sa inyo. Doon sa mga tumatangkilik sa akin. Lalo na hanggang ngayon, pag narinig yung pangalan Tom Olivar, kilala ko yan. Alam ko kung sino yan. Kaya sinabi ko nga, kailangan lumingon tayo sa ating pinanggalingan. Hindi yung nakarating ka na doon sa gusto mong puntahan, eh, hindi mo na nalaman kung ano yung pinanggalingan mo. Diba? Kaya marunong tayo magpakumbaba. Kasi may kasabihan tayo, ang sino man tao nagpapakataas, binababa. Yung sino mo baba, itinataas. Mas gusto ko yung andun ako sa taas na itinataas ng nasa baba. Diba? Nakahanda akong tumulong sa inyo kung anong gusto niyo. Basta, katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, maganda yung ginagawa mo, marami kang matutulungan yan. Kaya, kung ano may tutulong ko, gagawin ko para sa inyo. Taos puso akong nagpapasalamat, Sir Tom, sa alok niyong suporta sa Rai TV dahil nakita ninyo ang aming mabuting adhikain na bigyan ng pagkilala ang mga dating artista. Maliit man o malaki ay kasiyahan naming malaman ang tunay na kwento ng kanilang buhay sapagkat kayo ay naging parte ng aming kabataan. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.